dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang sona ni Pangulong Marcos. Sa kabila niyan, mas marami pa rin daw ang attendees ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Shayla Francisco. No-show si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Bongo, dumiretso raw ang dating Pangulo sa Davao. Matapos umuwi noong Sabado galing sa pulong niya kay Chinese President Xi Jinping. Last year hindi naman rin po siya naka-attend, no? Hindi na po bago. And then ngayong taon ito, galing po siya sa China, pagod na pagod. Pagkaalam ko, hindi siya makakarating ngayong araw na ito, nasa Davao. Paglilinaw ni Go, maayos naman ang kalusugan ni Duterte. So anong ibig sabihin nito? Bakit si Pangulong, si Senator Bongo sinabing pagod na pagod? Natural, kasi hindi naman po siya, remember, even if dati siyang aide ni Pangulong Duterte, kasi ang personality ni Senator Bongo, hindi naman po confrontational. So kung titingnan natin, hindi siya pwede magsalita ng laban kay Marcos at sasabihin, hindi, ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Hindi niya gagawin yun. Gagawa na lang ho yan ng ibang dahilan, sigurado ho ako. Duterte sa edad na 78, di man daw nakadalo, posibleng... Sabi ng iba, kasi napagod lang daw. Hindi, sa tingin ko, napapagod na siya. Napapagod na siya sa nakikita niya sa gobyerno. Na-monitor ni Digo ang sora sa Davao at posible rin daw niyang ibahagi kay PBBM ang napag-usapan sa naging pulong sa China. Si dating Vice President Lenny Robredo na naging katunggali ni Marcos na imbitahan pero no show din. Wala rin sa batas ang pambansa si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nauna nang sinabi ni Senator Aimee Marcos na di pa talaga tiyak ang pagdalo ng kanilang ina. Yun namang ina niya, talagang di ba kakagaling lang talaga sa sakit . Convince namin, gustong po. Mga chimis na binanggit ni Marcos, kay PRRD naman yun. Sabi ni Jojo, ito si Jojo. Dami mong ginagawa ang sinasabi. Ikaw, Jojo, kung ano sinasabi mo dyan, ha? Hindi, mamaya pag-usapan natin ng mga dinidiscuss dito ni Jojo, ha? Taruhin nga natin. Joke lang, biro lang, ha? Munta, pero pinagpapawalan pa ng doktor. Jojo, tagasang ka ba sa Hong Kong? Punta nga ako dyan. Titira ko dyan sa Chip Chat Suy. Ano ba yun? Namimiss ko na Hong Kong lalo na yung mga duck na kinakamay-kamay dyan, tas makikita mo habang kinakamay-kamay. Favorite kaya namin kainan dyan sa Chim Sat Sui, dyan sa yung mga duck na binibenta dyan sa kanto. Ayun, Chim Sat Sui. Wow, ang taray naman ni Jojo, taga Central. Yan yung mga yayamanin, nasa Central. Dito lang kami sa kabilang, sa island lang kami. Dito lang kami. Hindi kami pumupunta dyan sa mga yayamanin. Masyadong marami daw tao. Sa pagdating ng Pangulo sa session hall ng batasan, kinamayan niyang ilang panauhin, kabilang si dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Arroyo, pati na si dating Pangulong Joseph Estrada. Kapansin-pansin hindi niya kinamayan si Vice President Sara Duterte. Ako, wag niyo naman. Ako, hindi ako ano yan. Hindi naman issue sa akin hindi nakamayan. Baka nanibago lang siya sa itsura ni... ni Vice President Sara Duterte kasi nakaning sa ulo niya. Baka naano lang siya. At kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. Pero pagkatapos naman ang kanyang speech, ay saglit na nakapagkwentuhan ng Pangulo sa kanyang bise. Aabot sa higit 2,000 ang pumunta sa SONA. Mas marami mga guests ngayon. Pero kanina, hindi nyo napansin? Kanina, tingnan nyo to. Kanina, eto ha, sa picture na to, mag-aala Jojo tayo. eto ha, kita nyo yung picture na yan. Diba si Sara Duterte yan. Sino katabi? Si First Lady. Diba? Bakit pagkatapos ng SONA, sino na katabi niya? Si Aimee na. Malamang, nakatulog na siya. Nakatulog siya na siguro. Ani naman, ang tagal mo na mamagsalita, inaantok na ako, may hang. Hindi, puyat ako Sabi siguro ni Ma'am Shi, no? Puyat ako. Kasi hindi ba nagano pa tayong kagabi?
Na ganun ba tayong kagabi, di ba? Nag-party-party tayo. Di ba? Siguro yung sinabi niya. Aabot sa higit 2,000 ang pumunta sa SONA. Mas marami mga guests ngayon, lalo't nila. Kaya lang parang ano, parang there's something. Ako may minapansin lang ako, mag-aala Jojo ulit tayo. Minapansin lang ako. Oh. Hindi naman gumagat si Jojo. Hindi. Minapansin lang ako, ha? Minapansin lang ako. Bakit dilaw? Dilawang kayo, ha? Hindi, upuan lang talaga yan. Dilaw yung upuan. Kaya tuloy naging mukhang dilawan na. Aabot sa higit 2,000 ang pumunta sa SONA. Mas marami mga guests ngayon, lalo't niluwagan na ang health protocol. Kasama nga tayo't yung ilang Pilipino media sa napayagang makapasok sa Pilipinas. Te, sa susunod, pag magbibideo ka gamit ang cellphone, dun ka sa lens titingin. Payo ko to sa mga nagbibideo gamit ang cellphone, ha? Pag nagbibideo kayo ng ganyan. Okay, ito. Huwag kayong titingin dito sa screen. Huwag yan, sa screen ang tingin, ha? Kailangan ang tingin doon sa, ang tawag dito, doon sa camera. Naiirita ako eh. Scenario para sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba kausap mo? Bakit hindi ka nakatingin sa amin? Pero hindi tulad ng dati, hindi mo na kailangan negative antigen test results. Ang kailangan mo na lang, itong kopya ng imbitasyon at kung hiningi sa'yo, ang vaccination card at makakapasok ka na. Yan ay basta kasamang pangalan sa listahan sa Kongreso. Alam mo, sa totoo lang, ano lang yan eh, yung mga pag-attend-attend. Pa-prestige lang talaga yan. Sa totoo lang, yung mga ganyan. Alam mo, eto ah, hindi to biro ah. Hindi ako nagbibiro. Tingnan, naalala ko yung mga sosyalan-sosyalan na mga ganyan, mga gala-gala. Alam mo yung mga gala-gala o mga ganyan-ganyan, mga son-son. Ang naaalala ko, yung panahon na kung saan sinita ni Jose Rizal yung mga Pilipinong nagpapasosyal sa Europa nung siya ay nagtatago ba yun o basta nandun siya sa Europa. Naalala ko doon eh, sinulat niya yun eh, na pinuna niya yung mga Pilipinong ang hilig sa mga pasosyal-sosyalan. Ito. Oh, 'di ba? Kaya feeling ko parang ganyan kasi sa totoo lang walang say-say yung SONA kung hindi naman totoo yung sinasabi. 'Yun lang. Ang ibig sabihin po kasi ng SONA, para sa kaalaman natin, ano ba yung SONA-SONA na yan? State of the Nation Address. Ano ibig sabihin ng state? Ibig sabihin ba ng state, United States of America? Hindi. Ibig sabihin po ng State of the Nation. Ano ang estado ng ating bansa? Sabi nga nung isa sa mga nag-comment, it's not about the plan of the president. It's supposed to be the status of our country. Kung ano ang kinalalagayan ng ating bansa. Eh parang ako ha, nung napanood ko nga yung ibang mga parte, hindi ko pinanood ng isang buo, pero pagka pinakikinggan ko yung buo, ay yung mga video na nakikita ko, parang hindi naman estado ng bansa yung kanyang sinasabi. Parang yun yung ideal na bansa na gusto niyang mangyari. Magkaiba po yun, ika nga. Diba? O, kaya tuloy siya naindyan ni Pangulong Duterte. Bagamat hindi mandatory ang face mask sa mga imbitado. Bakit ko nasabi? Bakit ko nasabi yung patungkol sa pasosyalan pa? Alam mo, ito yung isang bagay kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte ayaw na ayaw ng mga ganyan. Hindi ho mahilig yan sa pasosyalan, yung mahilig siya sa mga as much as possible, ayaw niya yung mga ganyan. Kaya ako naniniwala ako na talagang may kahulugan yung hindi pag-attend ni Pangulong Duterte sa SONA. Baka siguro ayaw niya makipagplastikan. Hindi, sa tingin ko, mukhang ayaw lang niya talaga makipagplastikan. Bakit kanyo? Eh kasi, kung maalala nyo,
nung SONA, nung kanyang SONA mismo, ha? SONA niya nga mismo eh. Di ba? Pagka nagbabasa siya, parang titigil siya, parang ayaw, wala namang sumuporta sa akin dito eh. Di ba gumanon siya kagad, unang SONA niya? Oh. Ayo, palakpak kayo ng palakpak ngayon. Dati naman, nung nangangampan niya, wala sumuporta sa akin. Bakit ganun si Pangulong Duterte? Ibig sabihin po, wala sa personalidad ni Pangulong Duterte yung, alam mo yun, yung tsikahan, plastikan with the politicians. Ayaw niya ng ganun. Di ba? Hindi niya kursunada yung ganun. Eh, kaya lang, no choice siya dahil siya ang Pangulo. Kasi nasa ating batas na kailangan magkaroon ka ng SONA. So, no choice siya nun, di ba? Kahit nga, alam nyo ba, si Pangulong Duterte ang may world record sa bansa natin. World record sa bansa natin. Country's record ng pinakamahabang SONA. Oh. Kasi nga ho, sa kanya, ayaw niya yung ano eh. Sige ah, oh, hindi niya sinusundan yung script niya. Tapos dadaldal lang siya. Tapos biglang ay maaalala niya. Ay, kailangan ko palang basahin. Lagi niya ba sinasabi, nakakahiya naman siya gumawa. Naalala ko talaga yun eh. 'Di ba? Naalala niyo yung time na 'yon, magbasa siya, 'di ba? Tapos sasabihin niya. Kasi ito 'yun eh. Listen, may adlib siya, 'di ba? Tapos biglang maaalala niya, ay may script pala ako. O sige, basahin ko na nga uli. Oh, sana nakakahiya naman siya sumulat dito. Naalala niyo 'yon? Ganun kasi si Pangulong Duterte, yung talagang makatotohanan. Ika nga, ayaw ng plastikan. Kaya ako, naniniwala, nung may pagkakataon na siyang hindi mag-SONA at hindi umaten ng SONA, ayaw niya na. Ayoko na. Ba't pa kuwatin na SONA? Hindi ko naman gusto yung mga una-una. Eh. Baka hindi ko gusto yung presidente. Ako naniniwala pa rin ako eh. Naniniwala pa rin ako. Hindi gusto ni Pangulong Duterte yung presidente kaya hindi siya umatin. Ako talaga naniniwala ako. Oh. Hanggang hindi ko maririnig sa sarili kong tenga na masasabi kong gusto niya. Yes, maaaring sinasabi niya, Marcos did well in public. Okay? Because, lagi ko kasi sinasabi sa inyo, he has to support because nandun yung kanyang anak. Okay? But personal, I don't think gusto niya itong presidente na nakaupo. Kaya nga hindi ho umaattend.